Yan yung sinasabi ko sa inyo, isa sa mga mall, Takashimaya. Yan. And then, isa kasi ito sa mga interesting part di. Vivre. Meron din GU tsaka Uniqlo. Yan. Punta tayo dun sa kabila. Ito ang daily life ng mga Japanese and also foreigner na nandito sa Japan, na nakatira dito. Ito yung everyday life nila. Pag makakadaan kayo sa mga ganito, HAC, tsaka yung Matsumoto Kiyoshi na mga drugstores, health stores. Nag-o-offer din sila ng tax-free. Natin kung ano meron dito. Ito yung mga make-up. Ito natin kung may dress din natin sila din. Ganito yung parang wakso nila dito. Marami ding graffiti dito. Ngayon is pa lunch time na kasi. Kaya nakikita nyo. Marami ng mga tao. Ayan po yung Yokohama Station. Baba niyan. Yudabashi, isa yun sa malaking digital store dito sa Japan. Nakakabili kayo dyan ng camera, cellphone. Yudabashi camera. Yan. Hindi ko alam kung ano yung mga tawag dito. Pero mahilig ang mga Japanese sa mga ganyan. Ano? Yan o. Mga kung anek-anek. Dito mo ipapasok yung pera.
Dito sa Japan, nagalat din ang mga vending machine sa baba lang ng building kung saan nagtatrabaho yung mga tao dito. Izakaya. Active ang mga business establishment dito kapag gabi. Pansin ko yun ah. Ang opening ng karamihan sa mga stores dito is around 10 a.m. Ganon, magbubukas na yan sila. Tsaka marami sa mga matatanda dito sa Japan, nagkatrabaho pa din sila. Which is, for me, ganon din ang gagawin ko. Yan o. Dami kalapati dito sa Japan, ano ba yan? May flip phone din ng ano, oh. Motorola. Diyan tayo kanina ng galing, guys. Naalala niyo? May niliko na tayo. Yakiniku, oh, 1,850. Guys, pag alibawa, punta kayo sa isang lugar, tapos mag-check-in kayo, pero early pa kayo, at gusto nyo mamasyal, yung luggage nyo, pwede nyo iiwan sa mga coin locker dito sa Japan. Malapit lang to sa mga station. Let's say, for example, Tokyo Station, Yokohama Station, meron doon coin locker. Pwede kayo magtanong sa mga staff. Yung iba naman doon is, ipakita mo na lang yung picture. And then, alam na nila yun kung ano yung gusto mong sabihin.